Diyos, maray na hapon po sa inyo, boss. Salamat po sa forum na ito. Ako po si YY Visions Chato. Siguradong-sigurado po pinanganak sa DAE. Anak po ni Fernando Vinsons na first cousin ni Wenceslao Vinsons at ang aking ina, siguradong-sigurado, ay si Aurora Pimentel Vinsons. Ako po ay may limang anak at ang aking asawa, si Wilfredo Chato, ay isang abogado. Ako po ay chairman ng World Vision Philippines sa ngayon. Magsasampung taon na po akong chairman. Ako po ay kasama sa unang nagtatag ng PPCRB nung lumalaban tayo sa diktadurang Marcos doon sa Green Hills po. At ako po ay kasalukuyan nandito tumatakbo at humahabol. Alam po ninyo, ang aking mga nagawa, ako lang po yata ang magkakalon ng legacy na naghati ng Camarines Norte sa dalawang distrito na ngayon po ay nananagana na yung ating dalawang congressman na nakaupo. Kaya nga po, sabi ko, na doble ang pondo, na doble ang mga proyekto. Lahat po ng sinabi na mga batas na pinag-file ng ating butihing congressman, nagawa ko na po at hindi nakakalusot. Kapareho ng university, hindi po makakalusot. Mga congressional insertions, nagawa ko na rin po. Hindi po mapayag ang budget ng mga congressional insertions. Huwag na po kayong maghintay. Kaya nga po, ano ang pinakamahusay na plataforma? Ito po yung pinaglagay ko sa isang salita. Healthier. Para lumusog ang ating probinsya, hindi lang ang ikalawang distrito. Kaya alam po ninyo, napaka-importante sa akin ang kalusugan. Mayaman man po tayo at hindi tayo malulusog, sayang yung kayamanan. Kaya ang kayamanan na sinasabi ko is health in mind and body. At malaman po ng lahat, wala akong sakit, kapareho ng pinamamalita na ako daw po may cancer. Hindi po totoo yun. Ako po is very healthy in mind and cancer, and then I am an advocate of good mental and physical health. Ikalawa po, edukasyon. Napaka-importante po sa akin ang edukasyon. 1,000 po ngayon scholars na pinagbibigay namin sa Camarines Norte State College kasi binigyan po kaming dalawa ni Governor Taliado, lalo na po sa akin, pinapadaan ko kay Governor Taliado ng ating butihing presidente, nakapartido po ng inyong lingkod. Yan po edukasyon sa akin, hindi lang po ako nagpalagay ng educational fund dito sa Camarines Norte. May mga nakatapos na po sa University of the Philippines at may mga pinatapos na po ako sa ibang universidad sa Manila. Pero po sa edukasyon, andiyan po yung A, agricultural development. Sa mga magsasaka, napaka-importante kayo sa buhay ng ating probinsya. Kasi po, ang ating probinsya is an agricultural community. Kaya po, kailangan na yung pong lahat ng pangangailangan ng ating mga magsasaka, akin po isinusulong. Nagawa ko na po yan nung ako'y nakaupo at nakita nyo ako ang nagbigay ng mga libreng bilhi, mga fertilizer, organic po ang aking gustong ipamigay ngayon. At siyempre naman, yung pong mga greenhouses pinalagay ko kada isang munisipyo. L, livelihood. Yan po ang centerpiece ng aking pagbabalik. Kailangan ang mga tao dito sa ating sa Camarines Norte ay magkaroon ng mga tamang hanap buhay. At kasama po dyan, importante rin sa akin ang ma-empleyo sila, trabaho. Hanap buhay at trabaho ang isinusulong ni YY Vinsons Chato. T, technology. Napaka-importante kasi lahat po tayo ngayon dependent ngayon sa ating mga computers, sa wifi, sa net, internet, at ako po, magaling na magaling sa computer. Gusto ko nga po, pagpasok ng ating mga maliliit na mga kinder, meron na po silang education in technology. Kaya ako po nagsusumigaw na malaman kung saan ang murang mga laptops para mga estudyante po magkaroon ng access sa technology. Tourism, marami pong nagkukwento. Tourism dito, tourism doon. Ano po magagawa natin? Ako, sigurado ako magagawa ko.
mag-create ako ng isang tourism and economic development authority. Kung hindi man sa Bagasbas, buong Camarines Norte, kasi kailangan merong tamang programa. Hindi ka pwede magpagawa ng kalsada dito, magpagawa ng kalsada doon, kung hindi mo alam paano mo papalaguin yung tourism industry. So marami na po ang mga kausap ng mga malalaking negosyante na nagawa ko nung ako ay nasa Kongreso. T, H. Yan pong age housing. Importante sa akin, pag umiikot ako, kawawa ang mga tao. Karamihan po, wala talagang bahay sarili. Nakikipag-ugnayan na po ako sa National Housing Authority at sa mga GK. Dati po akong members ng Couples for Christ. Kami po ang nagpasimula ng GK. Kaya makakaasa po kayo, magsusulisit pa tayo ng maraming GK villages. Ay, sa akin po, infrastruktura. Napaka-importante. Magkwento man tayo ng magkwento ng mga development programs. Kung wala tayong tamang infrastruktura, at yan po, sabi sa akin, ng aming mga kapartido, Presidente Noynoy Aquino, Secretary Mar Rojas, at Butch Abad, itong tatlong taon na darating, yan ang focus of attention ng ating Presidente. Hanap buhay at trabaho at mga infrastructure na papatapos niya. Ano pa po? Yung E, electrification. Ako po, sabi ng ating gobernador, higit sa salita, gawa. Kahit po ako hindi nakaupo, kami po pumunta kay Secretary Butch Abad, binigyan po ako, pinadaan kay Governor Tallado, 100 million electrification fund. Marami pong mabibiyayaan dito sa ating sa Camarines Norte kasi itong pumapasok na pondo ngayon na hindi nila nadagdagan ng mga naka-congressman ay 25 million lang po. Kung hindi po ako tumakbo, hindi po tayo mabibigyan ng 100 million electrification fund sa tulo ng aming partido ni Governor Egay Tallado. At ang pinakahuli po, reform in government. Napaka-importante po sa akin. Number one, ano po ang kailangan na reforma? Kung kailangan mag-charter change, puntahan po natin. Pero basic sa lahat, paano natin palilinisin ang botohan? Yun po, kasama ninyo ako sa PPCRB na walang bilihan ng boto, malinis yung ating mga mekanismo for voting para for once, masimulan na natin ang tunay na demokrasya madama ng ating mga kababayan ng buong Pilipinas. At kung pag-uusapan po performance, ako po ang pinakamataas na antas nung ako ay binigyan ng magandang trabaho sa Bureau of Internal Revenue. Hanggang ngayon, hindi pa naaabot kahit sinong commissioner yung 17% tax effort ratio. Kaya ito po, sigurado ako, ako ang talagang maraming magagawa sa Kongreso. Ngayon pa lang po, sinabihan ako, kailangan manalo pa kasi ikaw ang susunod naming chairman of Waste and Means na kung saan lalago ang koleksyon para may pangtustos ang ating gobyerno, lalago ang ekonomiya. Yan po ang aking dinadala dito, kwalifikasyon, eksperyensya, kasi pagan, lahat na po siguro. Basta babalik ako sa tulong ninyo. Yan po si DYY Vincent Chato. Nagpapasalamat kasi alam ko po, itong forum na ito makakarating sa malalayong lugar at dito sa malapit man. Kung yung pong mga ginawa ng ating kongresista, ang pag-uusapan, kayang-kaya ko pong gawin, kaya ko pang higitan. Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Huwag kayong matakot, magboto kayo ng tama. At ang ating pong pakiusap, isama nyo na po ang kapartido ng ating presidente. Iboto nyo po, Partido Liberal, diretso at lalago po ang ekonomiya dito sa ating probinsya. Sabi ko nga, yung mga boto na binibigay ninyo sa amin, babalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw ng mga serbisyo at mga ano pa gusto nyo.
di lang servisyo, pero lahat ng benepisyo na kailangan ng Camarines Norte. Ipakita ko po sa inyong lahat, Diyos mabalos po sa inyong bukas.